Тили, тили, вом, закрой глаз поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Наниниwala ba kayo sa mga aswang? Kung hindi, pwes maniniwala kayo kapag narinig niyo ito. 2002, nung pinapaayos yung kusina namin. Hindi siya natapos kaagad, kaya may butas yung bubong. Hindi na rin iisip ng parents ko na magbako doon, kasi mataas naman yung bahay na nasa likod ng kusina namin. Noong mga panahon na yan, buntis yung tita ko ng mga 7 months. Sa sala lang sila natutulog, nakatabi ng sofa, na malapit dun sa kusina. May kwarto naman kami, kaso di kami kasya that time. 12 AM, nagising ako kasi feeling ko nagjingle ako. Imbis na pumunta sa CR, doon na lang ako umihi sa Arenola para hindi na ako lalabas. Medyo malayo pa kasi yung CR sa labas pa ng bahay namin, tapos takot pa ako sa dilim. Yung Arenola namin nakalagay sa kusina, kaya dire-diretso ako doon. Habang lumijingle ako, napansin ko yung tita ko, pati yung anak niya, na mistulang takot na takot habang nakatingin sila sa akin. Nagulat ako nagising pa pala sila. Nahuli pa nila tuloy ako nakabukaka sa Arenola. Buti na lang, eh babae din naman yung tita ko, kaya okay lang na makita niya yung pechay ko. Di sila nagsasalita, puro senyas, kaya hindi ko naiintindihan. Nung natapos akong umihi, tumayo ako para sana ayusin na yung panty at shorts ko. Pero di ko pa naitataas yung panty ko. Pagkatalikod ko, may nakatayo sa harapan ko. Dahil naalimpungatan ako, nakayuko pa ako noon, kaya paa yung unang nakita ko. Di kayo siguro maniniwala, pero tatlo lang yung daliri niya sa paa. Dahan-dahan kong inangat yung ulo ko para makita ko kung sino siya. Nung nakita ko na yung itsura niya, doon na ako muntik mahimatay sa sindak. Wala siyang ilong. Dalawang butas na maliit lang na bilog yung pinaka-ilong niya na parang sa ahas. Itim na itim yung mata niya na walang puti. Wala siyang ari. Nakita ko kasi nakahubad siya at makaliskis ang kanyang balat. May buntit siya na parang pa-triangle sa dulo. Di ako makagalaw at hindi ako makasigaw dahil na-istatwa talaga ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Basta ka nakatitig lang ako sa kanya. May hindi ko may kurap ang aking mata kahit na tumutulong na yung luha ko sa takot. Wala pa sa 1 meter yung lapit namin sa isa't isa. Pero hindi siya sa akin nakatingin, kundi sa tita ko. Akala ko talaga, katapusan na namin. Hindi siya lumalapit sa tita ko dahil may katabi siyang asin. Kaya hanggang tingin lang din yung aswang na yun. Gumapang yung anak ng tita ko hanggang sa kwarto para gisingin yung tito ko. Nung nagising na siya, narinig ko nagmura siya. Tangina! Nataon, nalasing siya noon, pero mukhang alerto naman siya nung bumangon siya. Nagulat ako nung lumingon yung aswang, sabay umangat kung sasaan yung butas doon sa bubong ng kusina. Lumapit sa akin yung tito ko at ginalaw ako kasi para akong na-stroke sa aking kinatatayuan. Nakita ko na napaihina naman ako marahil sa sobrang takot. Saka ko lang namalayan, nakalistis pa rin pala yung panty ko, kaya nakita tuloy ni Tito yung pechay ko. Agad kong tinas yung panty ko at shorts, tumakbo ko papalapit sa tita ko. Umiyak ako ng umiyak kasi di talaga ako makapaniwala. Hindi na bumalik ng oras na yun yung aswang dahil pinagbumura ng tito ko yung dinaanan niya. Take note, dumaan siya dun sa bubong na kapitbahay namin. Kaya sa second floor, nakita pa siya ng isa ko pang tita dahil bukas ang bintana niya at gising pa siya. Plus nung umagang yun, sinugod kami ng may-ari ng bubong na pinagdaanan nung aswang kasi muntik daw masira yung bubong nila. Kami pa yung sinisisi dahil dikit lang yung bintana dun sa second floor namin
dun sa bahay nila. Pero nakipag-away yung tito ko. Tanga ka ba? Kasalanan ba namin na pinasok kami ng aswang at sa inyo dumaan? Yung aswang yung sisihin mo, huwag kami! Ulul! Bagmumura ni tito na nauwi pa sa sapakan at suntukan. Hindi na bumalik yung aswang sa awa ng Diyos. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Una sa lahat, babalaan ko na kayo ng mahabang kwentong ito. Kung ayaw niyo po ng mahabang kwento, hindi po ito para sa inyo. Pangalawa, huwag kayong magko-comment hanggat hindi niyo natatapos yung kwento. Nakakamatay yung pagko-comment ng basta-basta. Maintindihan ninyo kapag nabasa niyo na ito. Mahirap sa akin ikwento ito sa inyo dahil naalala ko yung sinapit ng aking kaibigan. Naalala ko siya bawat type ko ng mga letra. Nagsimula ang kwento noong 2012, buwan ng Abril. Gabi noon at papunta ako sa aking kaibigang si Gab, hindi niya tunay na pangalan. Doon kasi ako lagi pumupunta kapag kailangan ko magpaprint ng mga ginagawa kong projects at assignments. May kaya sila at nag-iisang anak lang siya. Namatay daw kasi yung panganay na kapatid niya nung sanggol pa lamang ito. Nagkaroon daw ng hydrocephalus kaya namatay. Pagkatapos ng isang taon, nabuntis muli yung nanay niya at siya nga yung bunga. Kaya kita sa kanya yung pag-aalaga ng kanyang magulang at ang mga gusto nito ay laging binibigay. Marahil, ayaw na ng magulang niya na maulit pa yung pangyayari sa anak nila noong kay Gab. May dapat kayong malaman pala sa akin. Gay ako, pero nililihim ko. Kumbaga, discreet ako kasi ayokong mapuna ako ng iba. At isa pa, may gusto ko kay Gab. Pati ito, nililihim ko rin kasi ayokong masira yung friendship namin. Hindi kalayuan yung bahay namin sa kanila. Nasa isang subdivision lang naman kami. Minsan nga, doon ako natutulog sa kanila. Matatakotin kasi siya minsan at ayaw mapag-isa sa kwarto. Nakakatawa kasi kung makikita niyo si Gab, hindi niyo talaga aakalain na matatakotin siya. Abad kasi sa gym itong si Gab, malaki yung muscles niya at isang basketball player. Brusko ang itsura, yung mukhang sasapaking ka kung loloko-loko ka sa kanya. Pero nung lumaki kasi siya, doon na siya nakakaramdam ng takot tuwing mag-isa siya. Hindi ko nga rin alam kung bakit, basta kapag nagkukwentuhan kami magbabarkada ng mga nakakatakot, umiiwas siya. Sobra talaga siyang matatakutin. Minsan, mukhang nababaliw na siya. Siguro sadyang malawak ang imahinasyon niya pagdating sa katatakutan. Sinabi ko rin naman na doon na lamang siya sa kwarto ng magulang niya na matulog. Total nag-iisang anak lang naman siya at kasya sila sa iisang kama. Ayoko! Ang sikip-sikip na nga dun eh! At nakakahiya naman! Ang laki ko na para matulog sa tabi nila! Ayoko na rin naisipin nila na natakot yung nag-iisa nilang anak, lalo na lalaki pa! Sagot naman niya sa akin noon. Oo nga naman, imagine, 6-footer na lalaki na tulad niyang maskulado, tumatabi pa sa magulang, natatawa talaga ako. Uy Rain! Anong gagawin mo? Magpapaprint ka na naman. O sige, pasok ka. Saka, dito ko na rin pala kumain. Isasabihin din ako. Bungad ni Gab nung pagbukas niya ng pinto sa akin. Oo, Tokmol. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Saka, alam ko na kung ano sasabihin mo. Sa syota mo ano? Sige, payuhan kita mamaya. Sabi ko, sabay pasok na sa loob ng bahay nila. Medyo ouch yung para sa akin. May girlfriend kasi si Gab, si Kyla. Siyempre, nagkukunwari ako ng supportive na friend sa kanila. Kahit na nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang dalawa.
Mabait naman si Kyla at maganda pa. Pareho silang anak mayaman ni Gab. Siyempre, iyak na lang kahit nakangiti sa labas. Hindi muna ako nagpa-print. Kumain muna kami kasabay ng mga magulang niya. Kaklose ko naman yung mga magulang ni Gab. Kababata ko kasi talaga itong si Gab mula nung elementary days namin. Minsan, classmates kami. Minsan hindi. Pero ngayon, nasa college na kami. Iba yung course na kinuha namin at magkaibang school. Private school yung pinapasukan niya. Ako naman, semi-private. Nursing yung course na kinuha ko at siya naman ay political science. Pre-law yun kasi gusto ng mga magulang niya na maging abogado siya. Lagi ko siyang inaasar noon na kesyo kaya ba ng utak niya na maging abogado. Kaso tinikom ko ang bibig ko kasi baka asarin din niya ako sa aking course. Dati, sabi niya, ikaw nga, alalay ka lang ng doktor. Ay hindi pala, katulong ng doktor. Kilala ko kasi yung ugali nito. Mahilig mambara at kung minsan, grabe talaga manlait. Pero hindi naman sa sobra. Mabait naman siya. Pero kapag bad mood siya, iwas-iwas ako dyan minsan. Sagad kasi siya magmura. Parang sagad hanggang buto. Kahit ganoon, love ko pa rin yan. Pero syempre, ingat ako. Kasi nga baka mahalata. Friendship over na kami kapag ganoon. Hindi ko napahabain pa. Pagkatapos namin kumain, akit na kami kaagad dun sa kwarto niya. Pumunta kaagad ako sa computer desk niya upang buksan yung Facebook. May internet kasi sila. Nandun kasi yung files ko sa Facebook. Sinend ko sa isa ko pang account. Pero bago ko mabuksan yung browser, nagsalita si Gab. Uy Rain, paano ba to? Lumingon ako sa kanya. Ha? Ano? Bago siya sumagot, bumalik ako ng tingin sa monitor. Binuksan ko yung browser. Bumungad sa akin yung Facebook niya. Hindi naman siya na-close window eh. Tumabi sa akin si Gab. Tingnan mo to. Sabi niya at kinuha niya yung mouse at may pinundot siyang tab. O ano yan? Confession page ng school niyo? Nagbabasa ka pala ng mga ganyan? Nakangisi kong sambit. Eh, pero bakit? Ano bang meron dito? Basahin mo muna tong post. Sabi niya at kinilik niya ang isang post doon. Mamaya ako nasasabihin kung bakit. Binasa ko yung post na sinabi niya. Tinapos ko hanggang dulo. Medyo naawa ako sa nabasa kong confession. Feeling ko, nag-iisa na lang siya at naghahanap ng karamay. Tungkol yun sa babaeng nabuntisan at iniwan ng lalaki. Ilang buwan na siyang nagdadalang tao. Pero yung lalaki na kabuntis sa kanya ay hindi pa rin nagpapakita. Kahit sa Facebook, hindi ba na nagpaparamdam sa kanya. Mga magulang nito'y galit na sa kanya. Halos buong pamilya niya yata, tinatakwil na siya. Bakit naman sa sariling anak o kadugo ay nagagawa pa nilang itakwil? Porke nagkaroon ng pagkakamali, takwil ka agad? Hindi ba pwedeng paggalitan na lang at pagsabihan para matauhan at hindi nagagawa ng isa pa pagkakamali sa susunod? Anong silbi ng salitang second chance, di ba? Nakaramdam ako ng inis sa taong nakabuntis sa kanya, pati dun sa magulang o pamilya nito na iniwan lang siya sa kalagitnaan ng malaking problema. Buti na lang at meron pa siyang mga kaibigan na tumutulong sa kanya at dun siya pinatira. Oh, eh tapos ko nang basahin. Ano na to? Tanong ko. Tumayo si Gab at sinabing, ang bobo ko kasi! Napakamot na lang ako sa aking ulo. Napaisip ako saglit. Nabilang may pumasok sa isipan ko at inis akong tumayo at binigyan ko siya ng kutos. Naparay naman siya at sinabing, "Hoy! Bakit mo ako kinutusan?"
Masakit ah! Habang hinihimas-himas niya yung ulo niya. Ikaw yung nakabuntis sa kanya, no? Ikaw ba? Sigaw ko na parang may relasyong kami at ako'y napagtaksilan na girlfriend. Alam ko na wala akong dahilan para magalit. Pero grabe, may kaila na nga. Meron pang ibang babae nga buntis? Kasi kung di siya yung nakabuntis dun sa babae, eh bakit niya pinabasa sa akin itong confession? Baliw! Hindi ah! Tsaka, huwag ka nga. Alam mo naman na hindi ko gagawin yung kay Kyla. Mahal ko yun eh. Pagtatanggi niya. Ouch talaga! Puro na lang Kyla. Eh kung ganun, bakit di siya yung kasama mo ngayon, Gab? Bakit ako yung dumadamay sa'yo? Samantalang si Kyla pala yung mahal mo. Pero syempre, kinikimkim ko lang yun. Tumawa lang ako ng pakunwari at bumalik na sa pagkakaupo. Ilalagaw ko na sana yung Facebook niya para may open ko na yung sakin. Nang bigla niyang kinuha yung mouse na hawak ko. Ano ba naman? Bilis na! I-open mo na muna yung sakin para makapag-print na ako. Angal ko. Gusto ko na kasing umuwi dahil naiiyak na naman ako. Gusto kong lumayo kay Gab. Wait lang! Asahin mo muna to! Kinilik niya yung isang message dun sa messenger niya at pinundot yung pangalang Beatrice Samson. Bumuwad sa akin yung convo nilang dalawa. Uy, eh sino naman yan? Bago mo? Akala ko ba anis ka kay Kyla? Biro ko na sinmahan ko pa ng tawa. Pero naiirita na talaga ako. Ang totoo, nananadya ba itong si Gab? Basahin mo muna yung convo namin, Rain! Pilit sa akin ni Gab. Napamuntong hininga ako at pumayag na lang. Binasa ko yung lahat ng convo nila. Ito yung kanilang convo. Kanyan ka ba? Kanyan ba kayong mga lalaki? Natuwang-tuwa kayo na paglaro ang mga damdamin namin mga babae? Ha? Sana kung magko-comment ka, umayos-ayos ka. Hindi mo alam nakakasakit ka na. Who you? Che, umayos-ayos ka. Sino ka ba? At bakit ka nagdadrama dyan? Hoy, baka wrong send ka. Paglagyan mo mga sinasabi mo. Gago ka. Hoy ate, balabo na yata yung mata mo. Kaya kung sino-sino na lang pinagsasendan mo ng mga kadramahan mo. At minumura mo pa ako? Aba, gago ka rin. Tangina mo ka. Ikaw yung unang nagmura. Tanga, bulag ka na yata eh. Ikaw yung unang nagmura sa akin. Ang lakas na loob nito. Naghanap ka ba ng away? O pinagtitirapan mo lang ako? Hoy ate, wala ako sa mundo makapag-joke sa'yo. Bad mood ako. Beast mood ako ngayon. Punyeta kang hinayupa kang tangina mo ka. Mamatay ka na. O sana, magpakamatay ka na lang para mabawas-bawasan yung mga sira ulo dito sa mundo. Minumura-mura mo ako sa comment mo sa akin sa isang post ko doon sa confession page? Inaano ka ba? Akala mo naman, napaka-perpekto mong tao. Bakit? Ako lang ba yung nagkakamali dito sa mundo? Grabe kang makamura sa akin. Pinalaman mo ba ako? Ha? Totoo ang mga sinulat ko doon. At naghihingi ako ng maayos na komento. Sobrang nasaktan ako sa sinabi mo doon sa akin. At sa sinabi mo ngayon. Grabe ka! Grabe kayong lahat! Magsama-sama kayong mga manloloko at mga bastos na lalaki kayo! O sige, sabi mo eh, gagawin ko yung sinabi mo. Pero humanda ka! Maghintay ka lang. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero bahala na karma na gumanti sa'yo para sa akin. Humanda ka! Eh di humanda! Boy Scout kaya ako! Tanga! Natapos kong basahin yung convo nila. Maikli lang yun, pero sobra ko itong kinainisan. Tumingin ako kay Gab. Napakamot na lang siya ulit ng ulo. Hindi ko alam yung magiging reaksyon ko, kaya hintay ko na lang siya na magsalita. Rain, paano na yan? Tanong niya. Anong paano yan? Kibit-balikit na sagot ko. Umupo siya sa kama niya. Eh kasi... Basta,
Tingnan mo na lang yung wall niya! Sinunod ko siya. Kinilig ko yung wall ni Beatrice at nag-scroll down. Napadilat ng todo yung mga mata kong singkit dahil sa gulat. Hala! My God! Sambit ko. Napatakap ako sa bibig ko. Nabasa ko yung mga post ng mga Facebook friends ni Beatrice dun sa wall niya. Rest in peace, Beatrice. Yun yung nakikita kong post kada scroll down ko. Tumingin ako kay Gab. Bigla akong tumayo at sinungguban ko siya. Hindi ko siya sinuntok o ano ha. Nagtago lang ako sa likod niya dahil sa takot at napayakap ako sa kanya. Nung na-realize ko yung ginagawa ko, bigla ako napabitaw sa kanya. Shit ka, Gab! Baka multihin tayo niyan! Sambit ko. Yun nga yung problema ko eh. Natatakot ako. Mahinang sabi niya. Eh kasalanan mo yan! Magko-comment ka na nga lang, mumurahin mo pa. Paninisik ko sa kanya. Eh hindi ko naman sinasadya yun. Nung araw kasi na yun, eh nag-away kami ni Kyla. Medyo bad trip ako noon. Hindi ko napigilang mainis. Akala ko kasi, gawa-gawa niya lang yung istorya niyang yun. Kaya ganun. Pero dinilit ko na makagad yun. Eh kasi ang dami nag-reply sa akin at nagagalit. Sabi niya na nakayuko lang. Ako, sa totoo lang, nainis ako kay Gab. Ang sarap niyang sampalin sa mukha. Pero hindi ko maiwasang matakot sa kalagayan niya ngayon. Alam ko na nakukonsensya siya ng todo. Mabait naman na talaga itong si Gab. May mga oras lang talaga na sa sobrang bad trip niya, nakakagawa siya ng mga hindi maganda. At saka, matatakotin pa naman ito. Pero honestly, natuwa rin ako ng very slight nung nalaman ko nag-aaway sila ni Kyla. Sabi ko sa sarili ko, sige, mag-aaway kayong dalawa para mag-break kayo at kapag ganun, ako yung crying shoulder ni Gab. Pero ayoko naman maging masamang kaibigan, kaya tinampal ko yung sarili ko ng palihim. Matapos kong magpa-print sa kwarto niya, dumiretso na ako palabas sa kanilang bahay at nagpaalam na ako sa kanila. Sa bahay namin, nag-usap kami ni Gab sa Instagram. Pinag-usapan pa rin namin yung kanina. Hindi ko alam yung mapapaya ko sa kanya noon dahil hindi ko rin alam yung gagawin ko kung ako yung nasa posisyon niya ngayon. Sinabihan ko na lang siya na puntahan yung burol ni Beatrice at sasamahan ko siya. Pero ang sagot niya lang sa akin, natatakot ako, ayoko. Kinabukasan, papasok na ako ng school nang madaanan ko yung bahay nila Gab. Nakita ko yung mama niya na nagdidilig ng mga halaman at kumuway naman ako sa kanya. Lumapit ako sa mama ni Gab at kinamusta ko yung anak niya. Ang sagot niya lang sa akin, hindi daw papasok si Gab at natutulog pa. Sabi ko, tulog pa rin po? Eh anong oras na po? Magtatanghali na. May sakit po ba? Ano po ba nangyari? Medyo nag-aalala kasi ako. Pero syempre, hindi ko mapinahalata na masyado. Wala naman. Mukhang nagpuyat na naman siya yata kagabi, kakalaro niya na computer. Kaya yun, antok na antok pa. Sagot ng mama niya. Okay po. Sige po tita, una na po ako. Sabi ko, sabay smile sa aking mother-in-law sa pangarap. Sa classroom ko, hindi pa rin ako mapakali habang nadidiscuss yung professor namin sa harap. Kasimple ako nagbukas ng Instagram sa aking cellphone. Minessage ko si Gab. Wala akong natatanggap na sagot sa kanya. Active siya 10 hours ago pa. Nung uwi na, naglakad lang ako pa uwi dahil maaga natapos ang aming klase. Habang naglalakad ako, may napansin akong isang tarpaulin na nakasabit sa isang kanto. Tarpaulin para sa burol. Nilapitan ko yun dahil sa may pamilya sa mukhang nakalagay doon. Inalala ko kung sino at maya-maya, napatakip ako ng aking bibig dahil sa napatunto ko kung sino yung nasa larawan. Si Beatrice. Nagtanong-tanong ako kung saan siya nakaburol hanggang sa nakarating na nga ako doon.
Maraming taong naroon. At pansin kong puro mga naka-uniforme na pang-school yung mga bumibisita. Siguro mga kamag-aral ngayon. Lumapit ako at napansin ko may isang babaeng umiiyak ng todo habang yakap-yakap niya yung kabaong. Yung nanay niya. Siguro yung nagsisisi sila sa kanilang ginawang pagtaboy sa kanilang anak nung nalaman nilang buntis ito. Nasa huli talaga yung pagkisisi. Umuwi na ako at habang lumalakad ako pauwi, sumasagi sa aking isipan ang mga nakita ko kanina sa loob ng kabaong. Isang hindi may pinta na mukha ng babae na may markang sugat palibot sa kanyang leeg. Malamang, nagbigti ito. Dumaan ako sa bahay ni Gab para tingnan kung anong kalagayan niya. Nag-aalala kasi ako na baka may ibang nangyari na sa kanya. Hindi kasi siya sumasagot sa mga messages at tawag ko. Nadatnan ko siya sa kwarto niya na nakahiga lang at nakatitig sa kisame. Nilapitan ko siya at akmang gugulatin sana. Pero hindi ko nagawa dahil biglang lumingon siya sa akin at napatitig sa akin ng masama. Ayun! Ako tuloy yung nagulat. Napasigaw ako ng, "Ay, shit!" Hindi pa rin siya kumikibo, kaya umupo ako sa kama niya. Nakita ko na wala siyang pang itaas sa damit, kaya medyo napalunok ako. Pero sabi ko sa sarili ko, "Uy, huwag kang papahalata!" Hinawakan ko yung noon niya kung mainit ito. Nakalimutan ko student nurse nga pala ako at dapat thermometer yung ginamit ko. Nang biglang pumasok yung mama ni Gab na may daladalang lugaw. Oren, mabuti talaga't nandito ka. Ikaw na muna bahala dyan sa kaibigan mo. Inilalagnat eh. Pakiinin mo muna siya nitong niluto kong lugaw. Bibili lang ako ng gamot sa may butika. Sabi ng mama ni Gab. Sige po tita, ako na pong bahala. Ang taas nga ng lagnat niya. Umiling na wika ko. Umalis na nga si tita at sinubukan ko ng lugaw si Gab. Kinikilig ako kasi feeling kong sweet-sweet namin noon. Matapos ng ilang minuto, tapos ko na siyang pakainin na bigla siya nagsalita. Rain, dito ka na matulog mamaya ah. Natatakot kasi ako. Namumutla na wika ni Gab. Ha? Saan naman? Okay, sige. Dito na ako matutulog. Wala naman akong pasok bukas. Basta huwag kang malikot ah. Sabi ko, nasa totoo, pumapalakpak yung tenga ko kasi ang happy-happy ko noon. Alam ko naman yung dahilan kung bakit siya natatakot. Gusto ko rin sabihin sa kanya noon na nakita ko yung lugar ng burol ni Beatrice. Pero hindi ko na sinabi dahil baka lalo lang siyang matakot at lagnatin. Nakita ko na pinapawisan si Gab kaya pinunasan ko yung pawis niya. At pinagsuot ko siya ng bagong t-shirt. Noon nakauwi na si tita mula sa butika, sinabi ni Gab na sasamahan nga daw ko siya ng gabing iyon. Nakinatuwa naman ni tita kasi nga maalagaan ko yung anak niya, lalo ng nurse naman ako. Umuwi muna ako saglit para magpalit ng damit, saka kumuha ng mga toiletries at mga gagamitin kong damit kinabukasan. Siyempre, para magpaalam na rin sa family ko, pinayagan naman ako ng aking parents. Oras na ng tulog na magsalita si Gab. Rain, hindi ako makatulog. Kahit kagabi, hirap akong makatulog. Para kasing nandito siya sa kwarto eh. Nanginginig na sabi ni Gab. Alam mo, huwag ka kasing praning. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Huwag mong masyadong isipin yun. At huwag kang masyadong mag-iisip ng negative. Sabi ko. Kaya natulog na nga kami. Nakatalikod ako sa kanya at si Gab naman ni nasa tabi ng pader. Binuksan ko yung ilaw sa CR pati yung pinto para may konting liwanag dun sa kwarto. Nagising ako ng mga 3 AM dahil sa naramdaman kong malikot yung katabi ko. Tingnan ko si Gab. Nakaupo siya sa may unan niya at nakayakap sa dalawang tuhod nito. Nakayuko ito. Tumayo ako at minuksan ko yung ilaw. Uy, bakit di ka pa natutulog? Anong oras na? Mag-uumaga na.
Masama pa rin ba yung pakiramdam mo? Tanong ko at tinabihan ko siya. Inawakan ko yung noon niya kung mainit, pero hindi na gaano. Naroon siya sa may CR! Nakatitig sa akin! Sabi ni Gab na humihikbi. Ha? Sino? Tanong ko at tumingin ako sa CR. Ano ka ba? Huwag ka naman manakot dyan! Kinuha ko yung digicam ni Gab sa cabinet niya at pinatong ko yun sa ibabaw ng table na naka-video. Ginawa ko yun para ma-review ko yung pangyayari sa loob ng kwarto habang tulog kami. May gusto lang akong patunayan. Nakita ko na nanginginig yung mga balikat ni Gab dahil umiiyak ito sa takot. Kaya tumabi ako sa kanya at niyakap ko yung mga balikat niya para siya ay i-comfort. Inimas-imas ko lang yung likod niya para mapanatag siya. Nanlubig lang lumingon si Gab sa mukha ko at tinitigan yung aking mga mata. Nagulat ako sa kanya at hindi ako nakaiwas ng tingin. Then para bumaba yung mga anghel sa langit at nagkaroon ng malakas na trumpeta. Kasi si Gab, bigla kong hinalikan. Nalaki yung mga mata ko at akma sana akong iiwas. Kaso ang lakas ng kapit sa akin ni Gab, hindi ako makawala sa kanya. Kaya yun, marupok lang ako. Napapikit ako ng mga mata at gumanti na ako ng halik sa kanya. Maya-maya, pinutol niya yung halik niya sa akin at napapikit ng mata. Sumandal siya sa akin at parang nakatulog. Naguguluhan man, pero hindi ko maiwasan na magkaroon ng ngiting tagumpay sa aking mga labi. Sabi ko nga sa sarili ko, kahit kunin na ako ni Lord bukas, okay lang kasi sobrang sayang-saya ako. Pero syempre, iniisip ko si Gab. Ano kang ibig sabihin ng halik na yun? Hinimas-imas ko yung buhok ni Gab habang siya'y natutulog. Yakap po siya para mas mapanatag siya. Masaya yung panaginip ko. May kasama daw ako sa isang talahiban. Lalaki. Hindi ko siya kilala, pero gwapo siya. Nakaupo lang kami at naghaharutan. Maya-maya, pumaroon kami sa isang bahay. Maliit lang ito sa labas kung titingnan, pero kapag pumasok ka, malaki pala. Dinala niya ako sa isang kwarto doon. Pinasok niya ako sa kwarto at naupo kami sa isang kama. Hanggang naganap na nga yung mga bagay na hindi naman dapat mangyari. Natapos ng isang kasiyahan, nabigla na lang akong tumayo at nag-iiyak habang nakahubot-hubad. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Buntis ako! Ikaw yung ama! Pananagutan mo ba to? Sabi ko daw habang umiikbi ako ng iyak. What the F? Ano itong sinasabi ko? Buntis ako? Paano? May matres na pala ako? Ha? Ano pinagsasabi mo? Baka di sa akin yan. Ilang beses lang naman tayo nag-sex ha? Sabi ng lalaki na natatawa pa. Natulala lang ako sa kanya. Alam ko na makikita sa mukha ko ang lungkot at pagkagalit. Parang di ko na kontrolado yung mga nasasabi at ginagawa ko. Nasyak ako nang biglang lumaking yung tiyan ko na parang buntis talaga ako. Hindi mo akuin to? Pwes! Manda ka! Sigaw ko. Dumilim yung paligid at nagkaroon ng lubid yung aking leeg. Nagkaroon din ng upuan sa paanan ko at nakapatong na ako dito. Bigla akong tumalon at tuluyan ako ng sakal na lubid. Sa loob-loob ko, pinipigil ako sa sarili ko na gawin yun. Takot na takot ako nung tumalon ako. Naramdaman ko pa yung lubid na sinasakal ako. Umiiyak ako kasi ayoko pang mamatay. Nabiglang nahulog ako sa pagkakabigti, kaya ubo ko ng ubo. Hindi ko na alam yung gagawin ko, kaya tumayo ako at napatakbo ko palabas ng kwarto. Pagkalabas ko, nawindang ako kasi nasa kwarto na ako ni Gab. Nakita ko si Gab na nakaupo sa harap ng computer niya. Nag-Facebook siya at tawa ng tawa. Nilapitan ko siya pero hindi niya ako pinansin.
Tawang-tawa ito habang nagka-type sa keyboard. Nakita ko sa monitor niya yung picture ni Beatrice na nakabigti sa isang kwarto. Nakubot ko ba dito? Bigla na lang napalingon sa akin si Gab. Tumutulo ang luha nito, pero imbis na luha, dugong lumalabas sa kanyang mga mata. Tulungan mo ko, Rain! Tulungan mo ko! Nagmamakaawa na sabi ni Gab. Tumayo siya at ako naman yung naglalakad patras. Natatakot ako sa itsura ni Gab kasi bukod sa dugo, may mga lumalabas na rin na uod sa mata niya, pati si bibig, saka tenga. Hindi ko alam yung gagawin ko ng mga oras na yun. Tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Paulit-ulit niyang sinasambit yun. Gusto ko siyang tulungan, kaya lang natatakot ako. Lalo't nasa likod niya na si Beatrice na nakatitig sa akin ng masama. Hagang napadapa ako at napahiga sa sahig. Biglang sumapa sa akin si Gab. Patuloy yung pagtagas ng dugo na tumutulo sa katawan ko. Sindak na sindak ako nung yung bibig ni Gab na may tumutulong dugo at uuod. Biglang hinilik niya sa bibig ko. Kaya ramdam ko yung pumasok na dugo at uuod sa lalamunan ko. Narinig ko yung pagtawa ni Beatrice na nakakaloko. Pinilit kong tinulok si Gab at nagpumilit akong tumayo at tumakbo palabas ng kwarto niya. Takbo lang ako ng takbo. Wala akong paki sa dinadaanan ko. Nang biglang nagbagong paligid at halos mabunggo ko yung mama ko. O anak, hindi ka po pupunta sa burol ng kaibigan mo? Tanong niya. Ha? Sino po? Tanong ko sa kanya na nagtataka. Nakita ko na nakalabit na ako noon at walang bahid ng dugo. Sa burol ni Gab. Ayun o. Sabi ni mama na nakangisi, sabay turo sa likuran ko. Napalingon naman ako kagad sa tinuro ng mama ko at bumungad sa akin yung bahay ni Gab na maraming tao sa labas. Napatakip ako ng bibig ko at dali-daling pinuntahan yung bahay ni Gab. Nakita kong isang kabaong na itim. Sumilip ako at nakita ko si Gab doon. Hindi! Hindi! Sigaw ko na umiiyak. Pinipilit ko na buksan yung kabaong. Pagkabukas ko, nalaki yung aking mga mata. Hindi na si Gab yung nasa loob, kundi si Beatrice. Nakatitig lang siya sa akin na nakangiti at bigla siyang umalakhak. Bigla niya akong hinila papasok sa kabaong kasama niya. Nagpupumiglas ako, pero mas lalo kong kinasindak na may isa pang dumagan sa akin. Si Gab! Tatlo na kaming nasa loob ng kabaong nila Beatrice. Matagal ko na alam na ahas ka, Rain. Kunwari, supportive ka pa sa amin, pero balak mo pa lang agawin yung boyfriend ko. Narinig ko na sabi ng isang babae. Napalingon ako at nakita ko si Kyla, ang girlfriend ni Gab. Nakasimangot ito habang nakakrus ang mga braso. Nakakahiya ka. Bakla ka pala. Tinatakwil ka namin. Sigaw na mga magulang ko. Bastos ka. Walang modo. Pinapasok ka namin sa mamamahin namin, pero pinagkalasaan mo pala yung unico hero namin. Sumbat na mga magulang ni Gab. Si Gab naman, habang nakapatong sa akin, sinusuntok ako. Gina kita, kaibigan Rain. Ayoko sa baklang tulad mo. Sabi nito, nangyayaring lahat ng ito habang umahalakak si Beatrice para akong mababaliw ng mga oras na yun. Nang biglang nag-alarm yung cellphone ko, napabalikwas ako sa kama. Panaginip. Hindi. Bangungot lang ang lahat. Napatingin ako kagad sa relo ko. 7 AM na. Maliwanag na. Dali-dali akong bumangon sa higaan nang naalala ko nasa kwarto nga pala ako ni Gab. Nagbalik yung takot ko noon dahil sa aking panaginip, kaya binili ko yung tingin ko sa hinihiga namin. Nagulat ako nung wala si Gab sa kama. Nilibot ko ng tingin yung buong kwarto, pero wala. Tingnan ko yung CR, pero wala din siya. Palabas na ako ng kwarto nang napansin kong bukas na pala ito.
Lumabas na ako at hinanap ko siya sa buong bahay. Pero wala talaga. Hanggang nakita ko nagdidilig sa labas ng bahay nila yung nanay ni Gab. Tinanong ko kung nakita niya ba yung anak niya. Pero yung tanging sagot niya lang ay hindi raw. Baka daw pumasok na kaagad sa school na maaga dahil may klase pa ito. Tinanong niya ako kung bumaba na ba yung lagnat na kanyang anak. Ang sabi ko naman, Opo, nawala siguro dahil sa binilin yung gamot kagabi. Bago ko umalis sa kanila, nagpaalam muna ako na hihiramin ko yung digicam ni Gab. Pumayag naman yung nanay niya. Habang kumakain at tanghalian, nire-review ko yung video na nirecord ko ng madaling araw. Namulay mukha ko nung nakita ko na nahuli pa pala sa video yung halikan namin ni Gab. At least yung part na yun totoo. Pero naisip ko na kailangan kong i-delete yung video na yun dahil isa itong skandal. Nagpatuloy ako sa panunood. Napalob sa video, nagising si Gab ng mga oras ng 5 a.m. Uwapo siya muli sa kanyang unan. Yakap-yakap muli ang tuhod nito. Maya-maya, sa asa nito, parang may nakikita siya na kung ano. Humigbi ito at umiiyak. Habang nasa ganung posisyon siya, bigla na lang siyang napatayo sa hinihiga namin. Tumayo lang siya ng mga 10 minuto. Maya-maya, tumatawa na ito, pero hindi nagtagal, umiiyak na naman siya. Nilapitan niya ako at sinabing, "Tulungan mo ako, Rain! Tulungan mo ako!" Paulit-ulit niyang sinasambit yun, hanggang ginigising niya ako, pero hindi ako magising-gising. Sa katagalan, tumakbo ito palabas ng kwarto. Tinuloy-tuloy ko pa rin yung panunood, hanggang sa may napansin ako sa bandang hinihigaan ni Gab kanina. May kumukorting katawan doon. Sa sobra kong pagkabigla, nabitawan ko tuloy yung digicam at natitakbo ako sa may sala namin. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Napansin ako ni Mama kung bakit ganun yung asta ko. Sinabi ko na lang na wala. Hindi rin naman kasi ako sigurado kung totoo ba o guni-guni ko lang yung nakita ko. Hapon na nung bilang napatawag yung mama ni Gab sa mama ko. Hinahanap daw nila si Gab kung nandito ba sa bahay namin. Sinabi naman ni mama na wala. Hindi pa raw kasi umuwi itong si Gab. Samantala kanila pang 1 p.m. dapat tapos yung klase niya. Hindi makontak at hindi rin sumasagot sa messages sa Facebook. Kaya nag-aalala na sila. Tumawag naman sila sa school. Pero natanggap lang nilang sagot, "Hindi po pumasok yung anak ninyo." Pumunta ako sa bahay nila Gab at sinabing may hindi talagang magandang nagaganap sa anak nila. Pinagtapat ko na rin sa kanila na parang minumulto siya nung binuli niya sa internet, hamakailan lang. Hindi na kami nagsayang ng oras, naghanap lang kami na naghanap. Magagabi na nung nahanap na namin siya, nakita si Gab sa isang burol, sa burol ni Beatrice. Nandun siya tumihingi ng tawad sa burol nito. Pati sa magulang niya, nagsasorry ito. Napagkamalan tuloy siya ng mga kuya ni Beatrice na siya yung nakabuntis at nang iwan sa dalaga. Dahil sa galit ng mga ito, pinagtulong-tulungan nilang bugbugin si Gab. Ayon sa mga saksi, parang balak pa nga daw patayin itong si Gab. Mabuti na lang at naawat ng mga tao doon. Kung hindi, eh baka kung ano nang nangyari. Awang-wa naman kami sa nakita namin kay Gab na madatnan namin ito sa ospital. Lantang gulay, puro pasa at sugat yung mukha at katawan. Nabalian pa ng buto sa binti. Gagaling naman daw yun sabi ng doktor, pero hindi na siya pwede mag-basketball pa kasi mahina na yung buto niya. Dahil sa sobrang galit, nagsampan ng kaso yung mga magulang ni Gab sa mga bumubog sa kanak nila. Pero nung nagkamali na si Gab, ito na yung nakiusap sa magulang na iurong yung kaso. Kasalanan naman daw niya yung lahat. Nalibing na yung katawan ni Beatrice, pero patuloy pa rin sa pagkakakonsensya si Gab sa mga ginawa nito. Sinasabihan nga namin siya,
na huwag niyang sisihin masyado yung sarili niya sa nangyari kay Beatrice. Dahil sa unat sa pool, hindi naman siya nakabuntos dito at nang iwan. Hindi naman masyadong malaki yung ginawang kasalanan niya. Nanghusga lang siya. Kasalanan na lang ng tao kung magpapa-apekto siya. Araw-araw, dinadalaw namin siya ng mga kaibigan namin sa kanilang bahay. Uminto kasi muna to sa pag-aaral dahil sa nangyari. Medyo nakaka-recover na siya. Dahil na rin sa palagi ang dalaw sa kanya at pagbibigay ng magagandang pangaral. Masyado lang apektado itong si Gab, kaya kung ano-anong naiisip, kaya maraming negatibo na pumapasok sa isipan niya. Ako mismo, lagi lang ako nasa tabi niya. Nagpisinta akong maging personal nurse niya. Hanggang isang araw, habang pinapainom ko ng gamot si Gab, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. "Mahal mo ba ako?" tanong ni Gab sa akin. Namutla ako at hindi ako makatingin sa mga mata niya hanggang sa tiraasin yung baba ko at pinilit na tumingin sa mga mata ko. "Ano? Mahal mo ba ako?" ulit na tanong ni Gab sa akin. "Oo, matagal na." Mahina akong sagot sa kanya. Ngumiti si Gab at nagulat ako nang hinila niya yung mukha ko papalapit sa mukha niya. Hinalikan na naman niya ako. Matapos ay sinabi niya sa akin, "I love you too. Matagal ko nang nahalata na may feelings ka sa akin. Pero natatakot kasi ako na mahusgahan. At saka baka anong sabihin ng parents ko. Saka natatakot din ako na mawala ka. Kaya pinilit kong tinago." Pag-amin ni Gab sa akin. Napayakap na lang ako kay Gab. Nakabenta pa rin yung binti nito, pero pagaling na rin. "Eh, paano si Kyla?" tanong ko. "Wala na kami. Matagal na rin kami nagkakalabuan. Kaya tinapos ko na, mga ilang araw matapos ako pauwiin dito." Sabi ni Gab. Napayakap na lang ako ng mahigpit sa kanya. "I want to keep this feeling forever." Nabalitaan namin na nagpakamatay daw yung nakabuntis kay Beatrice dahil sa nalaman niyang nangyari sa dating karelasyon. Uminom daw ito ng pesticide. Pero batid ko, hindi lang yun yung dahilan. Dahil sa paninigurado ko, siya ay ginagambala din ng kanyang konsensya o ng multo ng kahapon ni Beatrice. Sa ngayon, kami pa rin naman ni Gab. Sinikret na muna namin for a very long time. Akala ng iba, very close friends lang kami. Pero ayun, kami nga. Pero umamin na rin kami after namin makagraduate. Siyempre, maraming shock, pero wala na silang nagawa. Muntik tinakwil si Gab sa kanila at nagalit yung mga parents niya sa akin. Pero tinanggap na lang nila eventually. Yung parents ko naman, medyo naamoy na nila daw ako noon pa, kaya hindi na sila masyadong nagulat. Hanggang dito na lang po, sana nagustuhan ninyo. Ang lesson dito, huwag kayong mag-comment ng masyadong harsh. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.